Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dante. May epekto pa rin kaya ito sa bansa? Alamin na po natin mula naman sa ating resident meteorologist na si Mang Tani. Good morning, Mang Tani! Hi, good morning, Connie, mga kapuso. Kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, pansamantala ha, nakakaapekto pa rin ang Tropical Storm Dante sa ilang bahagi ng bansa. Kung hindi magbabago ang kilos ng bagyo, base po dyan sa latest forecast ng pag-asa, posible itong muling pumasok ng PAR mamayang hapon. Dahil sa bagyo, may gale warning sa mga baybay ng Ilocos Norte, Batanes at Northern Coast ng Cagayan, kasama na po ang mga isla ng Babuyan. Buong araw na mauulanin ang rehiyon ng Ilocos, mga probinsya ng Zambales at Bataan. Pagdating ng hapon, may mga localized thunderstorms na sa iba pang bahagi ng Luzon. Maging I am ready sa malalakas na ulan ng mga kapuso dyan sa mga taga-Central Luzon at maging dyan sa Mindoro provinces. May chance rin po ng thunderstorm dito sa Metro Manila ngayong araw. Posible naman ang maghapong ulan sa eastern at western Visayas. At sa hapon, makakaranas na rin ng pag-ulan ang halos buong Visayas. Uulanin din ang buong Mindanao, lalo na ang mga rehiyon ng Caraga, Soccsaryen at Davao na kumisan may mga malalakas na thunderstorm mamayang hapon. Mang Tani, balikan ko lang yung sinabi ninyo na po pwedeng pumasok muli no sa PAR mamayang hapon itong Bagyong Dante. Mukhang naaliw ito sa ating bansa. Ito ba yung Fujiwara effect, Mang Tani? Connie, hindi Fujiwara effect ang tawag dyan. Kung hindi ko makikita nyo, yung wind map, merong isang mas malaking weather system, Connie, na nandito sa May Pacific Ocean. Isang high pressure area yan. At yung hangin yan, umaabot hanggang dito sa Pilipinas. At makikita mo yung hangin, meron siyang parang pakurba. Mula dito sa Pilipinas, liliko, papunta ka sa taas, papunta ng Japan. So yan yung magiging hangin na mag-i-steer. Yan yung magtitimon dito sa bagyo. Parang imbis na pumunta ng Southern China, liliko uli, parang yun ang magdadala sa kanya para pumunta ng Taiwan at papunta ng Japan at muling lumabas ng PAR. So kung wala yung high pressure area na yan, Connie, hindi liliko yung bagyo, kundi magtutuloy-tuloy dyan sa may Southern China. So yung bagyo na yan, nasa ibaba o yung high pressure area na yan, nasa itaas ng bagyo. Kaya hindi naman niya apektado yung hangin dito sa ibaba ng bagyo. I see. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.